Ika-apat ng Marso, Miyerkules sa unang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumadagsa na ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus. Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan, pero walang ibang palatandaang ibibigay dito kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-Nineveh, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog kasama ang mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila, sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon. At dito'y may mas dakila pa kay Solomon. Sa paghuhukom, babangon ang mga lalaking taga-Nineveh kasama ng salinlahing ito at hahatulan nila ito dahil nagbalik-loob sila sa pangangaral ni Jonas at dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nagbalik-loob sila sa pangangaral ni Jonas. Ang pakikinig ang simula ng pagbabalik-loob at ito ay nagpapahayag ng kababaang loob. Ang mga hindi nakikinig ay nagpapakita ng kataasan at hindi ito nagbubunga ng pagsisisi. Tulad ni Jonas, dumating si Jesus upang ipagkasundo tayong muli sa Diyos, sapagkat hindi ibig ng Diyos na mapahamak tayo at mamatay. Bagkus, kalooban niyang mabigyan tayo ng buhay. Sa bawat sandali ng ating buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang tumalikod sa ating mga kasalanan. Ang panahon ng Kuwaresma ay isang magandang pagkakataon upang magsisi at magbalik-loob tayo sa Diyos. Pagsasagawa, ang Diyos ay laging handang magpatawad sa atin. Ugaliin nating lagi na lumapit sa sakramento ng kumpisal. Tulad ni Jonas, hikayatin din natin ang mga kasama natin na magbalik-loob sa Diyos.